Hi everyone and welcome back to my channel. Ako po pala si Cara David, 25 years na po akong broadcast journalist. Nagsimula po ako sa telebisyon bilang researcher slash scriptwriter. At ngayon, kahit host na ako ng iba't ibang mga magazine and documentary programs, scriptwriting is still what I enjoy the most. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga secrets ko pagdating sa scriptwriting and storytelling. I've written siguro mga more than 200 documentaries for GMA, mostly for Iwitness. At doon sa mga nanonood ng mga documentaries ko sa Iwitness, mapapansin siguro ninyo na merong certain style or formula kapag Cara David episode siya. Ituturo ko sa inyo tatlong sikreto or tatlong tips on scriptwriting na palagi kong ginagamit. Tip number one, use a common thread. Ang pagsusulat sa docu ay parang pagtatahe. Nagdudugtong-dugtong ka ng iba't ibang kwento ng mga tao to make one cohesive work of art. Kung gusto mong panoorin ang iyong kwento mula simula hanggang wakas, make sure that you use a common thread or a common theme throughout the whole documentary. Halimbawa, kung ang storya mo ay tungkol sa dagat, gawan mo ng paraan na magagamit mo yung mga salitang related sa dagat katulad ng agos, lalim, sisid, ahon, tubig, daluyong, lunod, etc. etc. Tulad nitong documentary namin na Pigil Hininga, tungkol ito sa isang lalaking badyaw na may hawak ng record ng pinakamalalim na pagsisid nung panahong iyon. So kung papanoorin ninyo itong docu na ito, maraming mga salita at mga phrases na parang pag-ahon sa kahirapan, pagsisid sa agos ng panahon, parang ganyan. In fact, yung extra ko sa documentary na ito goes something like, kung dati dagat ang kanilang tahanan, ngayon dagat na ng kahirapan. At handa siyang sisiri ng kahit na ano, maiahon lang ang nasirang dignidad ng kanilang tribo. So, makikita ninyo, may mga words ako na ginamit na all related to the sea. Tip number two, past, present, future. All good stories should have a past, present, and a future. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto ninyong mauuna. Gusto nyo ba chronological na magsisimula sa past tapos mag-e-end sa future? O gusto ninyo flashback effect? Pero ako po, ang favorite storytelling formula ko always starts with the present. Present, past, future. Ginamit namin itong storytelling structure na ito sa documentary namin na Minsan Isang Taon. Kung napanood ninyo itong documentary na ito, nagsimula yung eksena by showing three kids na naghihintay sa tapat ng isang kaldero. Tapos, yung sumunod na mga eksena, bumalik sa nakaraan a few days bago itong eksena na ito. Tapos ipinakita namin yung kanilang tatay na nagbubuhat ng abaka, bumaba siya ng bundok, tapos ang bigat-bigat ng abaka, tapos binenta niya ito at bumili siya ng bigas. Tapos bago matapos yung docu, bumalik kami doon sa unang-unang eksena, pero this time, future na. Binuksan na yung kaldero at ipinakita na yung kanin na binili ng kanilang tatay. So ganito yung storytelling structure na ginawa namin. It started with the present, bumalik kami sa nakaraan, tapos ang ending ay yung future na. Present, past, future. Hindi ako ang nag-imbento ng ganitong formula. Isa lang ito sa mga favorite storytelling structures ko. Marami nang gumagamit ng ganitong klaseng formula. Even songwriters like my favorite Taylor Swift. In fact, yung isa sa mga kinalolokohan kong kanta ni Taylor Swift ngayon, yung Champagne Problems, if you analyze it, ang structure niya ay present, past, future. It starts with a guy who is heartbroken.
after his girlfriend rejected his wedding proposal. So matatandaan niyo yung lyrics nito, go something like, your mom's ring in your pocket, my picture in your wallet, your heart was glass, I dropped it, champagne problems. Tapos yung mga susunod na verse talks about the day of the proposal. Kung gaano ka-excited yung pamilya ng lalaki, tapos yung relationship nila bago siya nag-propose. So parang she went back to the past. Tapos pagdating sa ending, sana in the future matagpuan nung guy yung tamang babae para sa kanya. And it was written in exactly the same way the song started, pero future version na. Your mom's ring in your pocket, her picture in your wallet, you won't remember all my champagne problems. Galing, di ba? Pareho yung past at saka future, medyo tinweak lang ng konti yung future. Which brings me to my next tip. Tip number 3, the intro and the extro should always come full circle. The intro and the extro or conclusion should be connected to each other. Kung saan ka nagsimula, doon ka rin magtatapos. Yun nga lang, mas leveled up na kapag extro na. This is a storytelling formula na palagi kong ginagamit para sa Iwitness. I remember I did this for Uuwi Na Si Udong. This is a documentary about child labor. Matatandaan ninyo na yung intro dito ay tungkol sa mundo ng mga sakada at mga sugarcane farmers. Tapos, the question during the intro was, paano kaya matatakasan ni Udong ang mundong ito ng mga sakada? Ganyan yung intro. So, yung extro, sasagutin lang niya yung question ng intro. And the extro goes like this. Hanggat walang paggalang sa karapatan ng kabataan, ang paglalaro ay kanilang makakalimutan. Hanggat ginagawang tama ang mali, si Udong kailanman ay hindi makakauwi. So yung extro, sinagot lang niya yung mga tanong na pinos doon sa intro para connected sila sa isa't isa. I also use this storytelling structure for our documentary, Ang Tunay ng Babangis. Tungkol ito sa mga pating or mga sharks. Ang simula nito ay tungkol sa mga pating na kinatatakutan, man-eating creatures, ganyan. Pagdating doon sa ending, ipinakita na namin yung daan-daang pating na pinapatay at kinakain at kinakatay taon-taon ng mga tao. Kilala ang pating bilang isang hayop na mabangis. Pero pagkatapos mo makita ang mga pating na pinapatay at kinakatay, mapapatanong ka sa iyong sarili, sino nga ba ang tunay na mabangis? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Gets nyo? The intro and the extro, it comes full circle, ni-level up lang ng konti yung extro, but it's almost the same, parallel to each other. This way, makakasigurado ka na ang iyong istorya ay solid, cohesive, at kumpleto mula simula hanggang wakas. If you want to watch the documentaries featured in this video, ipopost ko po yung link sa description. Sana po meron kayong natutuhan. Ako po si Cara David. Happy writing! Salamat!